Bumaba na raw sa 200 piso ang farm gate price ng sibuyas ngayong araw. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Pero sa ilang pamilihan sa Metro Manila, 600 o higit pa rin ang bentahan ng kada kilo niyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinilahan ng mga mamimili ang mga puti at pulang sibuyas sa Kadiwang Market sa Quezon City. 170 pesos lang kasi ang kilo. Isa sa mga sumadya pa roon si Hermie. Wala pa rin mura. Dito lang po. Kaya dito kami pumupunta. Sa ibang pamilihan, mas mataas ang presyo ng sibuyas. Sa pinakahuling price monitoring ng DA sa mga palengke sa Metro Manila, dito sa Mega Q-Mart, pinakamura ang mga sibuyas na nakakahalaga ng 280 hanggang 350 pesos kada kilo. Pero mas mataas pa rin ito sa itinakdang SRP na 250 pesos. Sa kabila ito ng impormasyon mula sa Department of Agriculture na mula sa 460 pesos na farm gate price noong nakaraang linggo, bumaba na ito sa 200 hanggang 250 pesos ngayong araw. Imbis na pambili mo lahat ng sibuyas, ibibili mo ng ibang items. Kahapon 400 pa eh. 400 pa ang benta namin, ngayon 280 na lang. Yung kanilang pinagkukunan ay mataas pa rin. Pero dahil ang enforcement po natin ay umiikot na rin para magbigay po ng letter of inquiry, malalaman po natin talaga kung saan ang pagtaas ng presyo. May ilang palengke pa rin kung saan umaabot hanggang 680 pesos ang kilo ng pulang sibuyas at hanggang 600 pesos sa puting sibuyas. There's price manipulation somewhere, but that of course is something na ini-investigate mm-hmm. and there has to be a case build up. I hope it will be pursued. May mga grupo namang nais matulungan ng mga magsasaka na kumita ng mas malaki. Sa pamamagitan ng Facebook post, hinihikayat ng grupong Bayanihang Marikenyo at Marikenya sa pakikipagtulungan sa grupong Rise Up Farmers ang pagsasagawa ng community rescue buy o patingi-tinging pagbili ng puting sibuyas sa halagang 400 pesos per kilo, mas mataas kaysa sa bili ng mga traders sa mga magsasaka. We are not retailers, we are not wholesalers, we are just facilitating na makabili kayo. So kayong mga tao, humanap kayo ng pamilya nyo, ang kanyo, grupo nyo, barkada nyo. At the very least, kung hindi man buong harvest nila ay mabili ng mas mataas, at least merong a portion of their harvest na nabili ng mas mataas sa normal na kalakaran. Paalala dito ng Department of Agriculture. If this is an online transaction, ang suggestion lang po natin is a due diligence. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.